Mga kapatid at mga kaibigan, saan man kung panig ng mundo tayo naroon, patuloy po ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan, na ngayon sa panahon ng kawakasan ay patuloy ang paglaganap ng iba't ibang mga uri ng kabalisaan. Nariyang dumarating ang salot, kalamidad, iba't ibang uri ng karamdaman na nagbibigay sa bawat isa sa atin ng isang pangamba, ng isang kabalisaan, ng kabagabagan, kung gaya tayo naman ay natututong dumaying sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't kapuri-puri naman mga kapatid at mga kaibigan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan, sapagkat sa ating pagdaing ng karunungan at kaalaman upang patuloy na patatagin ang ating pananampalataya, tayo naman ay kaniyang dinidinig mula sa kanyang banal na lukluhan. Kaya't nasusulat mga kapatid at mga kaibigan, ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kaniyang banal na bundok. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, paano ang Panginoong Diyos ay sumasagot buwan sa kanyang banal na bundok? Sapagkat mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating maunawaan at maalaman na ang kalooban ng Panginoon ay isinasaysay niya buwan sa kanyang banal na bundok. Sa kanyang banal na bundok, naggagaling ang mabuting balita sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kahit kung ang ating daing ay dagdagan ng ating pananampalataya, karunungan at pagkaunawa, mga kapatid at mga kaibigan, wala po tayong dapat hanapin iba pa. Ang dapat po natin hanapin ay ang kaharian ng Diyos na masusumpungan sa kanyang banal na bundok. Saan pong banal na bundok, mga kapatid at mga kaibigan? Sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin itaas ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa dakilang hari na lumuluklok sa banal na bundok ng Sayon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hopes that we pray. Your grace.
and to thee, O Lord, will I sing. Ang pinagmumula ng mabuting balita, patuloy nating ipakilala, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang ilang. Ating awitin, mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatutubos. Tayo mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay patuloy na dumaing sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ang iyong banal na pangalan sa iyong banal na lutuban, magpasawalang hanggan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ayon sa mga bagay na nasa sulat ay itinuturo mo sa amin na kung kami dumadaing o kung kami humihiling, nadagdagan po ang aming pagkaunawa, ang aming kaalaman at karunungan. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong tugon ay nagmumula sa iyong banal na bundok, sa iyong banal na bundok ng Sayon. Yamang ang mabuting balita ay patuloy na nahanda upang ihasik sa buong sanlibutan. Ito ang tunay na magliligtas sa bawat isa sa banta ng kabagabagan na nagdudulot ng kabalisan sa sinumang tao. Yamang ang mabuting balita ang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang tunay, Panginoon, na magliligtas sa bawat sanglalang upang patuloy na lumakad ng naayon sa iyong banal na kalooban. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong banal na gabay ang inaasahan ng buong sanlibutan upang ang bawat isa ay mapayapa. Yang mga mundo ay napabalot ng iba't ibang uri ng salit at karamdaman, ikaw naman ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong banal na bayan. Amen. Kaya't kami pumupuri, lumuluwalhati sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlulubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang ipinaabot namin sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan sa panahon ng kawakasan. Iniimbita po tayong lahat na magsaliksik, mag-aral, magbulay-bulay, at ituon na natin ang ating pag-iisip, ang ating mga puso sa mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Wala siyang itinatanging tao at wala naman siyang tinitignan kung gaano tayo kayaman, kung gaano tayo kahirap, kundi pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Sapagkat tayo pong lahat ay naalipin ang pasimulang aral ng sanlibutan. In Book of Galatia, chapter 4, verse 3 and 4, pakibasa po natin. Ang layo din niya, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Itinuturo ang mabuting balita
at lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Wala siyang tinitignan sa atin eh, hindi siya nagtatangi. Ano man ang kulay natin, gaano man tayo marunong, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kahirap. So welcome, iniimbitahan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa banal na bundok ng Sayon. Ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Sapagkat lumaganap na po ang salot sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. So ang mga tao ngayon ay naka-quarantine, lockdown ang mga bansa, at ang mga tao ay nasa bahay-bahay. So masasamba natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kilalanin natin at paniwalaan natin yung buktong na anak na isinubo sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Paniwalaan po natin ang hula ng mga banal na propeta na may nangyaring hula na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So nasa mga bahay-bahay tayo, masasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Ang pagsamba po ay pagkilala at paniniwala sa pangalan ni Kristo Jesus sapagkat tutubusin niya tayo sa pasimulang aral ng sanlibutan. Pagsisisihan na natin yung aral ng sanlibutan na kinamulatan natin dito sa mundo. Magkaisa na tayo ng paniniwala, ng pag-iisip, ng pagkilala. May buhay na pag-asa tayo, may pag-ibig tayo, may kagalakan tayo, may pagtitiisan tayo. Amen po ba? Amen. So magkaisa na tayo ng paniniwala at ipanalangin natin ang bayan ng Panginoon Diyos na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tinaga. Ang ipinanalangin ng Panginoong Jesucristo sa aral, sa nakalipas na araw ng Sabat, ang ipinanalangin niya, yung kanyang bayan, hindi ang sanlibutan, ang ipinanalangin niya. Amen po ba? Amen. Ang ipinanalangin niya, yung mga tinawag, yung mga hinirang, yung mga pinili, na tinatakan niya ng binhi ng patotoo sa puso't pag-iisip natin, na lumalabas sa lagi natin yung napakinggan natin, na paniniwalaan natin, na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Yan po ang tatak ng mga pinili at tinawag niya na mayroong relasyon. Amen po ba? Amen. Kaya po accepted sa salot yung mga tinawag niya, pinili niya, inihalal niya isang matibay at matatag na kaharian na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na naatala sa langit ang pagpupulong ng mga iglesia dito sa sanlibutan. So ikinover tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So hindi na tayo dapat magtaka sa nangyayari na lumalaganap ang salot eh. Bakit po? Sa pasimula pa lang, nasalot na tayo ng paniniwala eh. Sa paniniwala, amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba na binabago na tayo ngayon sa paniniwala upang tumusin sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan? Pasimula pa lang po na ang lahat po na nangyayari, pasimula pa lamang. Kaya ipanalangin din natin yung mga namamahala ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Nasamahan sila at pangunahan sila ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa pamamahala upang mapangasiwaan nila yung kanilang pinamumunuan sa ating bansang Pilipinas. Yan po yung mga babala sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ngayon babasahin ako sa inyong nangyari na sinabi ito ng Panginoon Diyos sa Book of Exodus. Kaya kung tawagin na marami ngayon, yung Exodus na eh. Amen po ba? Amen. Ito po ang Pasko ng Panginoon. Ito ang pagdiriwang ng araw ng Sabat. Kung paano nagdiriwang ang mga Hudyo sa nakalipas ng mahabang panahon na tinawag ng Panginoon na ang Pasko ng Panginoon. So ang pagdiriwang ngayon ng mga iglesia na mananalig na, maglalagat na ng pagkilala, ng paniniwala, na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, na mayroon na tayong relasyon sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapamagitan. Kinilala natin yung ating tagapamagitan ng Espiritu, walang laman, walang mga buto,
saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba? Ito po ang pagdiriwang ng mga itinakda na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po ang mga itinakdang tagapagmana. Kaya tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat, nagsisisi tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi kontradiksyon sa nangyayari ngayon na ibinaba ng kautusan ng gobyerno na quarantine ang lahat ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Nasa mga tahanan ang mga tao, masasamba natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mayroon tayong pinaniwalaan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na sinaksiya ng mga banal na apostol ang nangyaring hula ng mga banal na propeta. Meron tayong pinaniwalaan na hula na nangyari. Amen po ba? Na sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayari. Hindi na po bago yung nangyayari sa Lot. Ano po? Book of Exodus chapter 12. Pakibasa po natin. Pakisamahan nyo kami sa lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Hesukristo na magsiparo na kayo sa banal na bundok ng Sayon. Sapagkat sa banal na bundok ng Sayon, hihipan ang tinig ng pakakat. In Book of Joel chapter 2 verse 1. Pakinggan po natin. Hipan ninyo ang pakakat sa Sayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Saan po ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Specific po ito. Pula ni Propeta Joel, hipan ninyo ang pakakat sa Sayon. Hipan ninyo ang trumpeta sa Sayon. At magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Sa ano matitinig yung hudyat? Ang sabi ng Panginoon, sa aking banal na bundok eh. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Ito na po yung babala, oh. Kaya, ang may pandinig, pakinig, unawain po natin. Lahat naman natatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sabi ito sa Book of Joel, chapter 2, verse 22, at mangyayari na ang sino magtumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doon niya ang makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nakabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Saan po pupunta yung mga iglesia na iniimbitahan na sa gawain ng banal na bundok na Sayon? Mangyayari po ito eh. At mangyayari na ang sino magtumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doon niya ang makakasumpong gaya na sinasabi ng Panginoon. Tingnan nyo, ano sasalita dito? Kay Propeta Joel, ang Panginoon Diyos. Paniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas. Napakarami pong supporting verse ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagaan na natin ng paniniwala. Nasa banal na bundok ng Sayon tayo iniimbitahan upang magsaliksik at magbulay-bulay. At malaman na natin yung panahon ng kawakasan na mapanganib na. Amen po ba? Amen. Ito po eh, pinararamdam na sa lahat ng mga tao eh, na tayo eh, magising na sa katotohanan. Kaya ang bayan niya ditong pagkagalingin, yung po mga nagsisisi at napupuot sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, amen po ba? Yung po tumatalikod sa maling paniniwala ang pinakikinggan niya na dumadalangin at dumadaing araw at gabi. Kaya nga po, isama na rin natin sa panalangin natin ang Bansang Pilipinas, maging ang Pangulo ng Bansang Pilipinas, ang Vice President, ang kanyang kabinete, ang mga senador, kongresista, governors, city mayors, barangay captains, isama na natin at ang palibasin na ng Panginoon Diyos ang salot sa Bansang Pilipinas at maging normal na
ang pagkilos ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kasi ang Panginoon Diyos lang ang magpapahinto ng salot eh. Ilagat na natin ang buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa. Yung ating paniniwala sa Panginoong Jesucristo, magpatotoo na po tayo. Iginawa tayo ng halimbawa na patotoo upang tayo'y magkaroon ng relasyon. Amen po ba? Amen. Hindi sa ating pag-iisip tayo gagawa ng relasyon sa Panginoon Diyos. Tatandaan po natin yan. Kaya po kinausap ni mga banal na propeta, natupad naman po ang hula ng mga banal na propeta at sinaksiyan ng mga banal na apostol na tinawag at pinili ng Panginoong Jesucristo ang nakakita ng lahat ng pangyayari na ginawa ng ating tagapagligtas yung halimbawa. Amen po ba? Amen. Kaya ang nagsisilyo po ang ating tagapagligtas, siya yung author ng ating paniniwala, siya yung ministro ng ating paniniwala, siya yung dakilang guro ng paniniwala natin na nag-aray ng buhay sa kanyang sambahayan. Amen po ba? Amen. Tayo ang bahay niya. Tayo ang tahanan niya. Tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Lumalabas na sa labi natin yung patotoo. Naramdaman niyo yung napakadakilang relasyon na ipinagkaloob sa atin bawat isa. Upang huwag tayong matakot sa lumalaganap na salot sa buong sanlibutan. Lahat po ng may tatak ng patotoo, hindi naman dadaanan ng salot eh. Kaya pakikinlain natin, God is my refugee. Jesus Christ is my anchor. Jesus Christ is my redeemer. Jesus Christ is my savior. Di po ba? Pag ikiniklaim natin gano'n, pinaniniwalaan natin yung anchor natin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, ito yung araw ng Sabat. Napakahiwaga ng araw ng Sabat na nagdiriwang tayo. Buhay na pagdiriwang. Nagsisisi na tayo at napupunta tayo sa walang kabuluhang maling paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Itinitiwala na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa yung ating paniniwala at pagkilala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nagpapatotoo na po tayo. Naramdaman niyo yung senyo sa puso't isip natin. Pinapahayag ng labi natin bawat isa. Individual tayo, binibigyan niya tayo ng relasyon. Pero bagamat marami man tayong nangalat sa silangan, kaluluwa, timog at silaga, iisang katawan tayo, isang bahagi tayo ng katawan niya, iisang bahagi tayo ng sambahayan niya, iisang bahagi tayo ng gusali niya. Iginomber tayo sa paniniwala espiritual. May mga tatak ng binhi ng patotoo, bawat individual na iglesia. Amen po ba? Amen. Iginomber tayo sa paniniwala espiritual lahat at nagkaroon din ng pagsilang sa paniniwala espiritual. Amen po ba? Kaya ang pag-sisilibrasyon natin at pagdiriwang natin ng araw ng Sabat, mga taong bago tayo, mga bagong nilalang tayo sa espiritual na paniniwala. Amen po ba? Lahi tayo ang ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi dahil siya yung tumawag at pumili sa iyo at sa akin na paniwalaan natin yung tumawag at pumili sa iyo at sa akin na siya ay espiritu, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Napakahiwaga ng kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya po ang gawain natin bilang mga itinat ng tagapagmana na hindi tayo exempted sa kahirapan dumarating, panalangin natin sa Panginoon Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang salot na dumating sa sanlibutan eh, ito'y isang babala at warning, ano? Lilipas din po yan, magno-normal din ang buhay ng mga tao. Pero eto na, napapakinggan nyo na na pinapangaral ang mabuting balita na mayroong patotoo. Ito po ang kawakasan
ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ang imbitasyon niya, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Kristo Jesus. Wala pong bayan dito. Ilagak na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Magpatotoo na po tayo. Saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Individual na mga pamilya na na-quarantine din tayo ngayon dito sa bansang Pilipinas, i-focus na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? May pinaniniwalaan tayong hula na nangyari na sinaksihan at pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, individual, may pananampalataya tayo sa ating mga tahanan eh. Magkaisa tayo ng paniniwala, magkaisa tayo ng doktrina, magkaisa tayo ng paniniwala ang Espiritu, yung kinikilala natin at pinaglilingkuran natin na humirang at tumawag sa ating lahat. Magkaisa tayo ng panalangin araw at gabi. Idalangin natin sa Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo na lumipas ang salot na kinatatakutan ng tao sa sanlibutan. Pahihintuin niya ang salot in the name of Jesus in the resurrection. Upang maging normal ang ating mga lakad sa sanlibutan ito. Amen po ba? So matinding kahirapan ang daranasin ng mga tao sa buong sanlibutan sa muling pagparito ng anak ng tao. Nangyari na yung mga lindol, nangyari na yung mga digmaan sa bansa, at ngayon nangyayari ang digmaan ng mga kaharian sa kaharian. Ngayon, dumating ang isang nakahihintik at nakatatakot na salot na pumapatay at ito'y simula ng kahirapan. So, tanging sa isang Diyos na tunay natin masusumpungan ang securities ng ating mga kaluluwa bawat isa. Pagbulay-bulay po tayo, mga kapatid at kaibigan, upang yung takot na bumabalot sa puso't pag-iisip natin sa salot na dumadating sa sanlibutan ito, sa pangalan ni Kristo Jesus, papalitan niya ng kapayapaan at kagalakan at aalisin niya ang takot sa puso't pag-iisip natin. Kundi siya ang nagbibigay ng divine protection sa mga tinatawag at tinihirang niya na magkaisa tayo ng paniniwala, magkaisa tayo ng diwa, ng pag-iisip, ng paniniwala, nakilalanin natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus upang tayo mapanatag sa paghihintay sa muli niyang pagparito na kung siya'y mahayag, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. So, nakagagala na sa panahon ng kawakasan ay marinig niyong ipinangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayan. So, ang benepisyo po nito eh, kaligtasan ng ating kaluluwa at ilalayo tayo sa mga panganib at salot na darating, kundi pinapalitan niya ng pananabi sa paghihintay at pagmamantay natin sa muli niyang pagparito na datnan niya tayong mga tapat at mabuting katiwala sa ipanan. So itong Book of Exodus na nangyari eh, binilin ito kay Propeta Moses. Ano? Pakibasa niyo po yung chapter 12. At dito ko kukuha ng focus, ng concentrate sa chapter 12, verse 12. Pero yung whole chapter ng Book of Exodus, chapter 12, pakibasa po natin ang buo para ipagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang unawa kung bakit nagbigay siya ng araw ng Paskwa na meron siyang ibinabang alituntunin sa mga tumutupad ng kanyang sinabi na ibinaba ni Propeta Moises ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Moises. Babasahin ko sa verse 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto.
maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Verse 13, at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo o mananakit. Walang papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. Verse 14, at ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdiwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Ano yung ginawa dun sa Ehipto? Ang Panginoon Diyos ang gumawa eh. Nalilipulin niya ang mga anak na panganay ng Ehipto at anak na panganay ng hayop ng Ehipto. Pero bago niya gawin ito, meron siyang sinabi kay Propeta Moises. Amen po ba kayo? Amen. Pagdating sa 13, at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay ng inyong kinaroroonan. Kaya nga ho, pinahuli siya ng anak ng panganay ng tupa na kordero, eh, isang taon ang edad. At yung dugo na yun, eh, pinapahid sa hamba. At ang lahat ng may tatak, nung may pahid ng dugo sa hamba, eh, hindi pinapasok ng salot. Nakukuha niyo po? Bago lipuli ng anak na panganay ng Ehipto, tinatakan yung mga tinatakan yung kanyang mga bayan ng dugo ng kordero. Pagdating sa chapter 12 verse 5 eh, ang sinasabi dito kay Propeta Moises, at inyong kordero pipiliin ay yung walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon ninyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. Tingnan nyo, pinili doon sa mga kambing yung tupa na iisang taon ang edad. Nakuha po natin ito, yung biling kay Propeta Moises. Ito yung halimbawa na ruler na pamantayan na ginawa niya sa Ehipto. Pagdating sa verse 13, at ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay ng inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo. Tingnan nyo, ang Panginoon Diyos ang nakikibaka sa panahon ng Ehipto. Pag nakita ng dugo ng kordero yung hamay, ay lalagpasan niya at hindi niya papasukin. Nakukuha niyo po ito? Yung nangyari sa Ehipto nung alipinin yung kanyang bayan, yan yung pinakatanda na ginawa ng Panginoon Diyos. Ang sabi dito, pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo at walang salot sa inyo, napapatay sa inyo. Mananakit ko sa lupaing Ehipto. Tingnan nyo, mananakit siya sa lupain ng Ehipto. Pero yung may mga tanda ng dugo ng kordero, yung mga hamba na may pahid ng dugo ng kordero, eh, nilalagpasan niya. Yan yung pinakatanda na binigay niya sa kanyang bayan. Nakuha niyo itong bilin kay Propeta Moises na ibinaba sa angka ng 12 lahi na naalipin ng Ehipto. Siya, ang Panginoon Diyos ang nag-alis sa pagkakaalipin ng Ehipto. Eh, gumawa siya ng mga tanda at kababalagan. Ngayon po, ang pabuuan ng mga iglesia ay nangalat sa silangan kanluran timog at ilaga. Nangalat po ang mga banal na sa panahon ng kawakasan, iniimbitahan na tayong lahat at ang tinig niya ay kumapailang lang sa kalawakan. Amen po ba? Hinipan na po ang tinig ng pakagat na nagmumula sa banal na buntog ng Sayon. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ito po yung pinakaregalo sa atin.
Ilalagat na natin yung ating pagkilala, yung ating paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Magpakatibay na tayo, magpakatatag na tayo. Ilagat na natin yung ating pagkilala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Lisanin na natin yung kinamulatan natin, walang kabuluhang paniniwala. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ibinigay ang pamamahala sa sinong ng mga langit, sa kaligtasan ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at dilaga. Ikinukonvert tayo sa paniniwalang espiritual. Isinisilang niya tayo sa paniniwalang espiritual. Naging lahi niya tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Tayo yung inihahanda niyang babaeng malinis na maluwalhati na walang dukis at kapintasan. Tayo yung babaeng bao. Tayo yung gusali niya. Tayo yung pinili niya at ninasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man in Book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Mananahan sa puso't isip natin yung katwiran na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa panahon ng kawakasan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Are you listen, people of Zion? Hindi na po ulitin ito. Napapakinggan niyo po ba ako? Amen. Ang Panginoon Diyos din po ang nakikibaka sa panahon ng kawakasan. Ibinigay niya ang kapamahalaan sa kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanglibutan na ating tagapagligtas. Kaya ho, lahat ng iniimbitahan sa gawain ng banal na bugtong ng Zion, ngayon pa lang tayo magkakaroon ng relasyon. Ang may relasyon, mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Ang buhay na walang hanggan, mayroong patotoo na pinaniniwalaan. In book of John, 1 John chapter 5 verse 10. Diyan, mababasa niyo po dyan eh. 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12. Pakibasa na po natin yan. Ang buhay na walang hanggan, may patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya hindi sa ating pag-iisip yung gagawin natin na malinis tayo sa paningin ng Panginoon Diyos eh. Siya po ang lumilinis ng maruming lakad natin dahil affected tayo ng virus ng paniniwala ng sanglibutan. Amen po ba? Kaya isinugoy buktong na anak eh, siya yung magpapalaya sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanglibutan. Kaya siya lang ang may kapangyarihan mag-convert sa atin bawat isa. Siya din ang nagtatransform spiritually sa bawat isa sa atin. Siya rin ang nag-release up sa atin lahat. Siya din ang nagtayo sa iyo at sa akin na tinawag niya na banal na bundok na sayo na nakatalaga sa langit ang pagpupulong dito sa sanglibutan. Kaya tayo nagpupulong eh. Naalala na natin yung kanyang kamatayan on the cross at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Tayo yung tinawag at pinili niya, inihagal niya isang matibay at matatag na kaharian at di matitinag at di makikilo sa paniniwalang espiritual. Tayo yung tinawag niya na mga watchman servant. Amen po ba? Kaya palagihin na rin natin yung mga anak natin sa patutuo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Huwag tayo matakot kung ano man yung nangyayari dumarating sa sanglibutan. Magkaisa tayo ng paniniwalang lahat. Magkaisa tayo ng doktrina na ibinababa sa social media na pakikinabangan natin lahat ito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Magkaisa tayo ng paniniwalang lahat, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Mayroon tayong pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol, ang hula ng mga banal na propeta, siya yung nagdaragdag at nagpapasagana ng ating pagkilala at pananampalataya. Magkaisa tayo ng Espiritu sa pananalangin. Hilingin natin sa Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo na pahintuin na ang salot na dumarating dito sa bansang Pilipinas at sa mga karating bansa upang maging normal na ang pamumuhay ng mga tao sa buong sanlibutan. At ipanalangin natin ang namamahala ng bawat bansa. Amen po ba? Una sa lahat, matakot tayo sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sapagkat ito na po ang panahon ng kawakasan. Kaya po, pakisamahan nyo kami.
bulay-bulayin natin itong kanyang banal na kalooban, nasusubukan natin sa banal na kasulatan. Ito po ang ruler ng ating paniniwalaan, ang banal na kasulatan, ang hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Meron tayong pinaniniwalaan, katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga watchman servant. Ito ang measure ng ating pananampalataya. Ito rin ang timbre ng ating pananampalataya. Kaya pagpalito ng Panginoong Jesucristo, susukatin ng lahat ng mga naniniwala. Kung nakabatay ba sa hula ng mga banal na propeta, ang ating pananiniwala na sinaksihan ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta, nakabatay ba sa hula ng mga banal na propeta yung ating paniniwala? Kung nakabatay man, sakto tayo sa timbang, sakto tayo sa sukat. Amen po ba? So, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sakto sa paniniwala. Walang dagdag, walang bawas. Recorded sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So, napaka-perfect ng kanyang layunin sa lahat ng mga tao. At nakapananabi sa muli niyang pagpalito na bilang tao katulad nyo na tayong lahat na magkakaisa sa paniniwala at pagkilala na saksi sa pagkabuhay ng maguli na may tatak ng binhi ng patutoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, nananabig tayo na kung pumarito siya, kung tanongin pa tayo, may ginawa tayo. Amen po ba? Na ginawa natin yung ginawa niyang halimbawa, pinaniwalaan natin yung ginawa niyang halimbawa sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, na walang bayan. Ipinapangalan ang mabuting balita na ang Diyos ay pag-ibig, na walang bayan, na pakikinabangan ng sino man ang kanyang inirigalo sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, na ang regalong tatanggapin natin na putong buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan. Amen po ba? Kaya nga, pinakita niya na halimbawa, naging espiritu yung ating tagapagligtas, kaya saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli eh. Kumahayag siya, mahayag din tayo patulad niya. Amen po ba? Colossians chapter 3, verse 3 and 4. 1 John chapter 4, verse 17. 1 John chapter 3, verse 2. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. So, yan po yung mga promise na pangahawakan natin na may mga relasyon tayo na kung siya mahayag, mahayag na rin tayo mga tagapagbantay at nag-iintay sa huli niyang pagparito na nagtiis, nagsakripisyo, nilait, hinamak, ininsulto, kinutya, pinagtawanan. Yan po ang kalagayan ng mga itinakda na nag-iintay at nagbabantay sa huli niyang pagparito. Do you read me, people of Zion? Isipin natin madalas na material na bagay ay babalik sa alamok. Ang laman ay bumabalik sa alamok. Ngunit lumalang na siya ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran sa panahon ng kawakasan. Sino-sino itong mga bagong langit at bagong lupa na ito? Ang lalim ng grammar. Pero ito po yung mga individual na iglesia na iniimbitahan na napapakinggan na natin yung kanyang tinig na ipinapangaral sa social media na walang bayan. Amen po ba? Hindi komplikado sa panahon ng kabagabagan. Hindi komplikado sa panahon ng salot na dumarating sa sanlibutan. Kundi dumadaloy ang kanyang espiritu na ang Diyos ay pag-ibig, mapapakinggan natin sa social media on the air na walang bayan. I-focus na natin yung ating pagkilala at paniniwala sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Paniwalaan na natin siya na siya yung Espiritu, walang laman, walang mga buto. Magpatotoo na tayo, maging saksi na tayo ng ating tagapagligtas. Mag-intay na tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya kung gagamitin natin itong 2 Chronicles chapter 7, verse 14, pakaunawain po natin mabuti, pakalimiin natin mabuti. Ano? Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, tingnan nyo, kung ang aking bayan ay tinawag sa aking pangalan, ay at magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha,
at talikuran ng kanilang masamang lakad. Alin yung masamang lakad ang inuutos sa ating talikuran natin dito? Yung ginagawa ba natin sa laman o maling paniniwala yung lakad na pagsisisihan natin dito sa sanlibutan? Isinuungay buktok na anak na tagapamahala sa mga maniniwala sa ating tagapagligtas eh, upang alisin tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Yan ho yung pagsisisihan natin. Nakuha po ba natin kung paano bigyan tayo ng karunungan at kaalaman na himay-himay natin yung 2 Chronicles 7:14? Ito na po yan eh, last days na eh. Kaya sa lahat ng iniimbitahan na magsiparoon na tayo sa mga labundok na sayon eh, baka bulay-bulayin na natin at baka unawain na natin mabuti eh. Iletra po letra natin eh. Amen po ba? Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, hindi po ito mukhang nakikita. Katwiran po ito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. At talikuran ang kanilang masamang lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Nakuha niyo po? Naunawaan po ba natin? Kaya nga ang inuutos sa atin eh, magkaisa tayo ng paniniwalaan eh. Tayo bayan niya eh. At may pangalan yung bayan niya na tinawag sa pangalan niya na nagpapakumbaba. Amen po ba? Ang pangalan ng kanyang bayan na nagtitipon dito sa sanlibutan, nakatalano sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, individual tayong iginomber sa paniniwalang espiritual na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli, tinubos niya tayo sa walang kabuluhang lakad natin dito sa sanlibutan ng paniniwala. Amen po ba? Akin niyang didikin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan. Tingnan niyo, pakinggan na tayo sa panalangin dahil may relasyon na tayo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo na bayan niya. Papakinggan niya na tayo. At patatawarin na yung kanyang lupain. Eh ang lupain dito, tayo pinisan ng kanyang espiritu eh, ng kanyang labi. Amen po ba? Kaya kung tayo magkaisa ng panalangin, mapapakinggan niya tayo sa langit eh. Napigilin niya na yung salot sa bansang Pilipinas upang maging normal na ang pamumuhay ng mga Pilipino at mga bansang karating ng Pilipinas. Amen po ba? Matinding takot na ang dumarating sa bansang Pilipinas. Infected ang mga iglesia. Natatawagin ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya tayo tatawagin, paniniwalaan natin yung bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Magbabantay na tayo dahil malapit na siyang pumarito. Alam niyo, mga palatandaan ang malapit ng pagparito ng ating tagapagligtas. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magdidigma ng mga bansa sa bansa. Magdidigma ng mga relihiyon sa relihiyon. Nangyayari na po yan. Darating pa yung salot. Ito na, oh, ang kasunod niya, ang kahirapan. So, magkaisa na tayo ng pananampalatayang lahat, mga kapatid at kaibigan. Pagsisihan na natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ito yung sinasabi sa pangalawang kronike. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan. Dito pa lang po, mararamdaman na natin eh. Anong pangalan ang tinawag sa pamamagitan ng kanyang pangalan na nagpakumbaba? Ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah sa chapter 4, verse 5, at ang Panginoon ay lilika sa langit ng buong tahanan ng baral na bundok ng Sayon. Nakukuha niya yung sinabi niya kay Propeta Isaiah na ang katuparan eh, tayo mga individual na iglesia na iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon, na paniwalaan na natin yung ating Redeemer, na Espiritu, walang laman, walang mga buto, maging saksi niya na tayo, saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli, nahayag ang Espiritu sa laman in the third day, nangyari po yan, hindi po kayang salansangin ang sino mang makangaral yan. Dahil
ang panganay sa mga patay ang otor ng mga otor. Ang panganay sa mga patay ang ministro ng mga ministro. Ang panganay sa mga patay ang guru ng mga guru. Siya lang po ang ginamit ng Panginoong Diyos na ihayag ang hiwaga ng larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Amen po ba? Kaya ang isang Diyos na tunay lang ang pagkilala natin eh. Espiritu ang tunay na Diyos natin na tumawag at pumili sa ating lahat eh. Kaya naman kung paano sa pagparito niya, sinabi niya na lahat ng iniimbitahan niya sa ministeryo ng bundok ng Zion, hindi tayo mapapahiyang lahat dahil kung ano yung kanyang larawan, gayon din ang magiging larawan nating lahat. Amen po ba? Kaya nga yung babaeng malinis, ipinrepair niya na sa pagparito niya, magiging isang espiritu na rin, magiging katulad niyang isang espiritu na rin, yung babaeng maluwalhati na walang dumis at kapintasan. May pangalan po yan, yung babaeng maluwalhati, banal na bundok ng Sayon po ang pangalan niyan. At yung last supper, yung huling hapunan, eto na rin po yung pagkain espiritual na iginayak sa atin na natutuparin natin. Amen po ba? Nakikipaglaban na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan at napakaraming lumitaw sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na mga iba't ibang uri ng mga relihiyon sa panahon ng kawakasan. Yan po yung mga sign at tanda ng kanyang pagparito. Maraming gagamit ng pangalan niya eh. Maraming magtatayo ng mga kaharian eh. At iba't iba na pangalan ng relihiyon ngayon. Amen po ba? Ang banal na bundok na Sayon po, hindi na po bago to. Hindi pa tayo isinisilang, maging mga magulang natin eh. 1,000 years ako na po ang nakalilipas. Sinulaan na ng mga banal na propeta ang banal na bundok na Sayon. Kaya makukuha po natin, maunawa natin, ma-edit natin ang mga bagong nagsilitaw ang relihiyon ngayon, ang sinasabi ng tagapagligtas na paparito sa kanyang pangalan. Ano bilin sa mga panalaalagan? Huwag kayong lalapit sa kanila. Gayun din ang bilin sa atin kasi makikilala natin yung tumawag sa atin at pumili. Amen po ba? Na espiritu, walang laman, walang mga buto. Dahil siya ang nagtayo ng maluwalhating iglesia, hindi naman tao ang nagtayo eh. Yung ating tagapagligtas ang nagtayo sa atin. Ikinumpet niya tayo sa paniniwalang espiritual lahat. Amen po ba? Amen. Binago niya yung old fashion ng paniniwala natin. Pinalitan niya tayo ng new image of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Naramdaman niyo kung paano tayo imulat sa paniniwalang espiritual? Magkaman talagang lumalatag ang virus, hindi tayo exempted. So, kaya ipinababa ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao ng kanyang bayang banal na tinawag sa kanyang pangalan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay nagpakumbaba tayo, patatawarin niya at diringgin niya ang ating panalangin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, magkaisa tayo ng paniniwala, magkaisa tayo ng pag-ibig, ng pag-asa, ng pagkilala, nakabigkis tayo ng tatwiran ng patotoo, na may tatak tayong lahat ng patotoo, pakinggan tayo ng Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo at pipigilin niya ang salot na dumarating sa sanlibutan upang maging normal ang pamumuhay ng mga tao sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Ito po'y isang babalane, isang hudyat na to dahil hinipa na ang tinig ng pangaka sa banal na bundok ng Sayon na pinapangaral ang kabutihan ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo. Ang kaligtasan po natin, mayroong pong patotoo. Nakuha po natin. Nakuha niyo na po itong 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Verse 14 up to 15. Ngayon nga ay, ngayon ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa darong ito. Sapagkat kayo ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay dumuroon palagi. Alam, pangalan ng bahay na itinayo niya sa panahon ng kawakasan. In Book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon
ang Sion, siya'y tatakita sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan nyo, minumula tayo sa paniniwala. Ang itinayo niya ay yung mga kalalakihan at kababaihan na Sion na isinilang sa puso ng Panginoon Diyos ang banal na bundok ng Sion. Nakukuha niyo po? Kaya sinabi niya, hindi tayo mamapahiya eh. Doon palagi yung kanyang pangalan sa banal na bundok ng Sion. Sapagkat ngayon aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doon palagi. Nakagagala, kayo nagbuwa. Lagi natin siyang kasama. Dahil pinili niya tayong dwelling city bawat isa. Individual na mga churches na nangalan sa silangan kang rural tibog at hilaga na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nananahan yung katwiran niya. Nananahan sa puso't isip natin. Lumalabas na sa nabi natin. Saksi na tayo. Nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Pinatunayan po yan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa Book of Acts chapter 17 verse 31. Hahatulan ng di mananampalataya at mananampalataya sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Kaya po, meron siyang binibigay sa atin na napakatibay at napakatatag na pangako. Panghawakan po natin ang patotoo na nangyari ang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang hula ng mga banal na propeta. Yan po ang magbibigay ng security sa atin, yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Siya yung protector natin sa paniniwalang espiritual. Siya yung nagbibigay ng divine protection sa atin bawat isa na lahat ng metatak ng binhi ng patotoo sa pakikibangan niya sa panahon ng kawakasan lalagpas lang ang salot sa mga metatak ng binhi ng patotoo. Amen po ba? Babasahin ko po itong aklat ng awit, chapter 91, verse 1, siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sino po ba'y tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan? Di po ba't yung mga iglesia na iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sion? Ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Nakukuha niyo yung mga iniimbitahan na magtitiwala ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa sa paniniwalang espiritual, saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Mananatili tayo sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Siya ang kanluhan na natin, ano? Amen po ba? Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanluhan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Nakuha niyo po ito, nakunawaan natin mga kapatid at kaibigan. Kinukontesto ng mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sion. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Di ba meron tayong paniniwalaan upang maging kanlungan natin siya at katibayan? Meron siyang sinabi sa mga banal na propeta na pinatunayan naman at sinaksihan ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Di po ba may kikilalanin tayong tagapagligtas? Kaya ang sabi rito, aming sasabihin tungkol sa Panginoon, siya aking kanlungan at aking katibayan ng Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Amen po ba? Verse 3, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamamaksang salot. Sino po ang sasabi nito? Ang Panginoon Diyos eh. Di po ba? Ang nagko-confess nito. Sino po ang may sulat ng aklat ng awit? Si Hari David? Siya po ang nagko-confess nito. Dahil siya rin ang inilukluk na hari ng Israel, si Haring David, ang naglukluk sa kanya, ang Panginoon Diyos. Tignan nyo, iningatan si Haring David. Gayun din naman yung mga iniimbitahan
sa paniniwalang espiritual na saksi tayo at ipapatuturo sa pagkabuhay niya maguli, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo. Sa silo ng paninilo, ililigtas tayo sa mga nangangaral ng naninilo. Amen po ba? Ililigtas tayo sa mga mandarayang pangangaral at sa mga mapumuksang salot. Nakopya na po natin, naunawaan na po natin. Ilagak na po natin yung ating pagkilala at paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Magpatotoo na tayo. Dahil may halimbawang pinatutunayan sa atin kung paano niya ang tinawag at pinili si Haring David eh. Talaga, pinakilala niya sa buong mundo si Haring David na naging hari ng Israel. Ito yung sinasabi ni Haring David. Iningatan siya sa salot at sa mga silo at mga paninilo. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakalung ka at ang kanyang katotohanan ay kalasan at baluti. Nakagagalak, di po ba yung katotohanan ng baluti natin? Ito yung armor of God natin eh. Yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya complete armor of God tayo eh. Naka-helmet tayo ng turbantes, naka-bracelet tayo ng panangga, sa suligi ng masasamang aral. Meron tayong tabak na magkabilay talib ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. May katwiran tayo ng ating tagapagligtas. So, yan yung pinagtatamas natin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. At nakabigkis tayo ng katwiran ng patotoo sa lahat ng mga iglesia na inaanyayahan sa kasalang magaganap. Sa lahat ng mga iglesia na naghihintay at nagbabantay ng datnang mga tapat at mabuting katiwala, nakabigkis tayo ng katwiran ng patotoo sa paniniwalang espiritual ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya ang bili ng Apostol Pablo, itali natin ang mahigpit sa ating puso't nag-iisip yung katwiran ng patotoo na habang naghihintay tayo at nagbabantay datnang tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Nakapangyapak na tayo ng Ebanghelyo, ipinamumuhay na natin yung mabuting balita na mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Ituro na po natin sa ating mga kasambahay yung ating napakinggan at pinangaral sa social media na walang bayad na ito ang regalo sa ating lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Gayun na lamang ang pagsimula ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay maniwala ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakokopya niyo po yung John 3:16. Isinugo yung buktong na anak sa sanlibutan upang ang sino may maglagat na ng paniniwala at pagkilala ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya kikilalangin natin yung ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Siya yung ating magiging anchor. Siya yung refugees natin. Siya yung pinaka-securities ng ating pagkilala at pananampalataya. Siya yung nagbibigay ng divine protection sa mga salot na dumarating sa sanlibutan. At siya rin yung dumirinig sa atin kapag tayo'y dumalangin. Amen po ba? Kaya ang hamon sa ating lahat ngayon, magkaisa tayo ng pagkilala at pananampalataya. Magpatotoo po tayo sa pagkabuhay ng maguli at idulog natin ito. Ito yung matutulog tayo, idalangin natin, kulitin natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus upang ihinto ang salot sa buong mundo upang makakilos sa mga tao sa normal na gawain natin. Amen po ba? At matakot na tayo sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, paniwalaan na natin yung buktong na anak na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Magpatotoo na tayo na siya'y binuhay na maguli in the third day. Yan po yung selyong nakatatak sa puso't isip natin na lumalama sa labi natin. No? Hayag na! May relasyon na tayong lahat. Amen po ba? May commitment na tayong lahat. Nakapag-repent tayo, naunawaan natin kung alin yung pagsisisihan natin sa mundo. Walang kabuluhang paniniwala. Amen po ba? May commitment na tayo ngayon. Na-deliverance na tayo ngayon. Na-transform na tayo ngayon. Amen po ba? Kaya nga, merong sinasabing spiritual transformation, ibabaguhin yung lakad ng paniniwala natin eh. Dahil nakalipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala eh.
Sangayon po kayo doon. Kasi kung walang babaguhin sa atin eh, hindi susugo yung buktong nanak. Yung logic, kunin po natin. At tanong ba, sinugo yung buktong nanak? Sa pasimula pa lang po, infected na ng virus ang laman ng paniniwala. Amen po ba? At sa paniniwala din tayo ngayon i-release up sa panahon ng kawakasan. Kaya makikilala niyo yung tunay na sa Diyos at hindi sa Diyos eh. Ang tunay na sa Diyos, may sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol ang katuparan o sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ipinapangaral ng tunay na sa Diyos. Ang hindi tunay na sa Diyos, wala siyang pinapangaral na hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? At sinasabi ng nangangaral na tunay na sa Diyos kung ano pangalan ng dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. Kaya po sa digmang espiritual, makikilala nyo ang tunay na sa Diyos at hindi sa Diyos. Amen po ba? Kaya ipakikilala rin naman ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga iglesia na iniimbitahan niya sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok na sayo na di matitinan, di makigilo sa paniniwalang espiritual, matatatag at matitibay ng mga watchman servant. Kaya tinawag tayong mga conquerors of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Nakikipagdigma po tayo rito sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Verse 4 ng Book of Psalm chapter 91. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga paktak ay mga lungka at ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Di po ba? Ito na yung pinakabaluti natin ngayon. Yung patotoo. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman, humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman ni dahil sa pag-ibaman na sumisira sa katanghalian tapat, 1,000 ay mabubuwal sa iyong shipping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo yung pagmamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Tignan niyo po, wala pa naman dito sa Pilipinas, wala pang 1,000 nang namamatay eh. Amen po ba? Eh makikita lang ng mga mata ng mga chosen people of God dyan in the name of Jesus and the resurrection. At ang sabi pa rin ito eh, 1,000 ay mabubwal sa iyong shipping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata ay iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa at ang taas-taasa na iyong tahanan, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyo sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibinis sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lahat. Wow, nakagagalak ang Panginoon Diyos po ang magbibili sa kanyang mga anghel sa lahat ng mga iniimbitahan na tinubo sa walang kamuluhang paniniwala na sanlibutan na may tatak ng binhi ng patotoo ng ating tagapagligtas. Sinabi niya sa atin, no, magbibili pa siya sa mga anghel upang ingatan yung lahat natin dito sa sanlibutan. Amen po ba kayo ron? Mga people of Zion, nationwide, worldwide, so, ang napakadakila pong paalala sa atin, bawat isa, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man nalilitaw dito sa sanlibutan na gagamitin yung kanyang pangalan. Amen po ba? Kaya po, isang napakadakilang kahayagan ng kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. First John chapter 2 verse 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sinulat ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magliloso sa inyo. Tignan nyo, isinulat ni Apostol Juan to sa mga iglesia na
tapat na iniimbita sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok na Sayon. Maraming liligaw na, maraming lilitaw na magliligaw dito sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Kaya nga sinulat ito ni Apostol Juan sa mga gaganap ng patotoo eh. Merong mga nalalabi na babalikan ng tagapagligtas na gumaganap ng patotoo. Amen po ba? Ito, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Tingnan nyo, ang pangako na ipinangako sa atin, buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. May marami na naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo eh. Nangyari na yun, sinabi niya sa mga banal na apostol eh. Marami nang lumitaw dito, mga nagliligaw ng paniniwala eh. Amen po ba? Kaya hindi na bago eh, no? Hindi na bago. Ang pinagagaling eh, yung kanyang lupain eh. Ang pinagagaling sa atin eh, naalipin na tayo na walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan eh. Kaya isinusulat na sa atin ito eh. Ito yung pinapaalala na sa atin upang magrema at maunawaan na natin ito eh. Magrema na sa puso natin eh. Verse 27, at tungkol sa inyo, ang pagkapayag na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tingnan niyo ito, mga kapatid at kaibigan, unawain po natin. Tungkol sa inyo, ang pagkapayag na sa kanya inyong tinanggap. May pinahit sa atin ng ating tagapagligtas na tinanggap natin sa ating tagapagligtas eh. Engen po ba? At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tingnan nyo. Yung tinanggap natin na ginawa ng ating tagapagligtas, yung katwiran ng patotoo, nananahan sa puso at isip natin eh. Kaya lumalabas na sa labi natin, hayag na sa social media eh. Ipinapangaral na ang layunin ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauhol sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tunay ni isang Diyos na tagapagligtas na walang bayan. Ngunit ang pakikinabangan natin lahat dito, buhay na walang hanggan. Mga kapatid at kaibigan, ipagpapalit ba natin yung buhay na walang hanggan sa mga material na bagay na panandalian lang dito na lumilipas at kumukupas at kasisira? Magdesisyon po tayo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Ngayon, itiwala na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas sapagkat siya rin naman ang nagpapahid na tinanggap natin sa ating tagapagligtas na nananahan sa ating puso yung tinanggap natin, yung katwiran ng patotoo na ginawang halimbawa sa ating lahat. Amen po ba? At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang bahay tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuturuan ito ay gayong kayong nananahan sa kanya. Tingnan nyo, sinabi dito ni Apostol Juan na siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po ito eh. Nangyari po yung pagkabuhay na magmuli eh. Kaya wala tayong may pagmamalaki kundi tayong mga tinawag eh, ang ipagmamampulit, ipagmamalaki natin ngayon eh, yung ating tagapagligtas na nagbigay sa atin ng everlasting protection, na siya yung nagbigay ng securities ng ating paniniwala. Amen po ba? At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapaya sa harapan niya sa kanyang muling pagparito. Ano ang bigay sa atin na alalahanin? Mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya, manahan tayo sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas upang kung siya mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapaya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Sangayon po kayo ron? Manahan tayo sa katwiran ng patotoo kung upang sa pagparito niya mahayag siya, hindi tayo mapaya sa pagparito niya. Amen po ba tayong lahat? Amen. So binibigyan tayo ng katiyakan sa napapakinggan natin na ibinahagi sa atin ang kagandahan at kabutihan loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, na sa panahon ng kawakasan, bago tayo dumaing at manalangin, pagsisihan natin yung kasalanan natin na naalipin tayo na walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. May pagsisisihan tayo bago tayo dumulog at dumaing at manalangin upang kung tayo'y sagutin, pinatawad na tayo sa ating pinagsisihan ng kasalanan. Na alam natin kung alin yung kasalanan, pagsisisihan natin. Naalipin tayo ng pasimulang araw ng sanlibutan. Kaya po, specific din ang sinasabi at pinapaalala sa atin
yung kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan na nagpakumbaba at nagsisisi, ang pinakikinggan niya sa mga panalangin. Amen po ba? May pagsisisihan yung bayan niya. At ang sino mga sasaksing magpapatotoo, eh bahagi na lang kanyang sambahayan at bahagi na po ng iglesia ng banal na mundo ng Zion na ikinonvert tayo sa paniniwalang espiritual at naging lahi tayo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na tinatakan tayo ng binhi ng patotoo na habang tayo nagpupulong, may inaalala tayong patotoo na ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas at manunubos upang isecured niya tayo dito sa sanlibutan na habang tayo ay nagpupulong eh. Talaga nga, pinasasagata niya yung katiyakan ng ating pagkilala at pananampalataya. Amen po ba mga people of Zion? Be aware tayo ngayon sa panahon ng kawakasan. At taki-upload natin yung ating mga Bible sa ating gadget. High-tech na tayo ngayon. And then taki-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na nakatala sa langit. Ang magpapatunay din po ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating pinaglagaan ng pagkilala, ng paniniwala, ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. Siya din po ang magpapatotoo na ang banal na bundok ng Zion ay kalipunan ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Dito tayo patutunayan sa kanyang banal na kasulatan dahil ito po ang kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ito po ang sukatan, ito timbangan, ito ruler ng ating pananampalataya na kumahayag siya, susukatin tayo, titimbangin tayo, sakto tayo sa timbang, sakto tayo sa sukat. So perfect! Amen po ba? So ganun niya tayo ipiniprepared sa panahon ng kawakasan. Kaya nga ipinapalit niya kagalakan at kapanatagan ng ating paniniwala sa paglalakbay natin sa sanlibutan dahil tayo, kaya tayo nagpupulong, nagbabantay na tayo, naghihintay sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo na mga tapat at mabuting katiwala sa paniniwalang espiritual. Ano sabi niya sa atin? Sa pagwakas na po ako sa vision, sa magaganap sa mga iniimbitahan ng mga kalalakihan at kababaihan na magiging bahagi ng kanyang sambahayan sa paniniwalang espiritual, research nyo rin yung ibang religion sa inyong mga gadget kung patutunayan ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. Sasabihin ko sa inyo, kayo rin ang magagalaki dahil ang banal na bundok na sayo is specific po, iisa lang ang pangalan na nakatala sa langit at nakatala sa lupa. Tinalian na tayo ng binhi ng patotoo sa langit at dito man sa sanlibutan sa pagpapulong, tinalian na rin tayo ng katwiran ng patotoo. Iisa yung pinaniwalaan natin katwiran ng ating tagapagligtas at manunubos na si Kristo Jesus. Amen po ba? Sa lahat ng iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, ano ang habilin sa atin na paalala? Kaya, may araw tayo ng pagdiriwang na tinawag niya na araw na Sabat, taon ng Panginoon, Year of the Lord. Ito na po ang taon ng Panginoon. Ito na yung Year of the Lord na tinatawag. Ito na yung araw ng Sabat. Mga nagsisipagsisi, kaya tayo sumasamba sa Espiritu at Katotohanan, saksi sa pagkabuhay na magbuli. Pinagsisisihan na natin yung walang kabuluhang araw na sanlibutan. Kaya tayo namamahinga na sa pagsambang espiritual. Amen po ba? Nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito na siya din ang nagpisan at nag-ipon sa atin sa paniniwalang espiritual na mga watchman servant na nag-iintay na tayong dandan tayo mga faithful and wise servant. Naramdaman natin hindi sa pag-iisip ng laman ang napaka-controversial na layunin niya kundi sa espiritual na karunungan ng Panginoon Diyos, ibinababa ang layunin niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Naramdaman niyo yung presensya na mananahan sa puso't isip natin na kahit saan tayo pumaroon, kinikilala natin siya, nasasamba natin siya, anywhere, any place. Kaya po wala siyang itinatanging eh. Welcome any religion. Wala po siyang diskriminasyon sa sino man. Iniimbitahan niya na tayong lahat sapagkat ang panahon ay mapangalim na. Ito po yung sinasabi niya sa lahat ng mga iniimbitahan na gumaganap ng patotoo. At narito, ako ay madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. May tutuparin ho tayo mga iniimbitahan na aklat ng hula na ito.
Sinabi niya, madali na siyang paparito. Amen po ba kayo? So, nakuha natin yung talagang specific na tutuparin natin na meron tayong tutuparin at gaganapin hula ng aklat na ito. Madali na siyang paparito. So, maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng may calling, sa lahat ng chosen people of God, na in-invite tayo na magkaisa tayo ng pagkilala at pananampalataya upang makomport tayo bawat isa, maaliw tayo habang nagbabantay at nag-iintay, magkaisa tayo ng paniniwala, nasaksi tayo, nagpatatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin ang mga namamahala ng ating bansa mula sa presidente hanggang sa pinakamababang law, pinakamababang antas ng mga namamahala ng bansa ng Pilipinas upang ang salot ay pigilin niya at maging normal ang pamumuhay natin ng mga Pilipino sa bansa ng Pilipinas. At siya po ang may kalooban na nangyayari at siya po ang may kalooban ng nangyayari lahat ng mga bagay sa panahon ng kawangasan. So binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat at patuloy tayong maging watchman at maghintay at manindigan sa paniniwala ng espirituan at ipakipaglaban natin sa walang kabuluhang paniniwala ang inihain katwiran sa atin na mag-aatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Amen, amen, amen. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga magiging participant ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay niya maguli, nahayag ang kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao. Kaya nga po, mga kapatid at mga kaibigan, tunay na ang Panginoong Diyos ay naghahatid sa atin ng mabuting balita upang saganang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating kaligtasan, sa ating mundo, sa mga lugar na ating pinagbibilangan, ay patuloy naman nating tanggapin ang dakilang kapayapaan na nagbubuwag sa ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, kaya tayo pong lahat patuloy ng mga galak, magpuri, umawit at kilalanin ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa isang dalisay na pananampalataya na patuloy mo dinadagdag sa iyong bayan upang patuloy kaming makalakad ng naayon sa iyong banal na kalooban. Kami bubuhay.
papuri, Panginoon, sapagkat ang mabuting balita ay patuloy na dahil sa banal na bundok ng Zion, upang kung ang sino mang makarinig at sumampalataya, tunay nga, Panginoon, na maging bahagi na ng isang bayan na pinaglaanan mo na ng tahanan sa sangkalitan. Amen. Salamat po, Panginoon, kapuri-puri ang iyong banal na pangalan, sapagkat nahabag ka sa iyong bayan na nagpakubaba sa iyong pangalan, at ikaw ang pumipisan sa amin ngayon sa panahon ng kawakasan. Kaya't patuloy ang dakilang panawagan sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo na ang sino mang makasumpong ng iyong banal na tahanan, tunay nga, Panginoon, na kami bumudulog sa iyong banal na kapangyarihan na ikaw din ang kumikilos at namamagitan upang manatili na ang bawat isa sa iyong banal na katwiran. Amen. Panginoon, itinataas namin ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila at pagsamba sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi namin. Amen. 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 Thank you, Lord.